Pagkat pag siya ay loyal sa Diyos na hindi niya nakikita, ay magiging faithful din siya sa kanyang asawa na kanya nakikita. Alright? Kaya mapalad kayo mga young people na nandito ngayon. Tandaan niyo mabuti yan. Ngayong maaga pa lang, mag-invest kayo ng pananampalataya sa Panginoon. At pahalagahan niyo yung salita ng Diyos. At unawain mabuti yung ituturo ng Panginoon sa atin. At sa foundation, mahalaga rin yung loving acceptance. Okay, ano po yung loving acceptance? Hindi po yun. Loving acceptance na mahalin mo ang Panginoong Diyos. No, dapat matanggap mo ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Dapat matanggap mo na siya ang Diyos, hindi ikaw. Alright, dapat maintindihan mo, ma-realize mo, matanggap mo sa sarili mo na hindi ako ang masusunod ang Panginoon Diyos. Sapagkat, kapagka binuo mo yung iyong bahay na ikaw ang masusunod, ay hindi matibay po yan. Pero kapag ang kapangyarihan ng Diyos na nakasuporta sa iyong tahanan, kung galing sa salita ng Diyos, susuportahan ng Diyos yan. Kahit anong mangyari. Tandaan ninyo, kahit sabihin ng siyensya na hindi makakalakad ang tao sa tubig, pero kung sabihin ng Panginoong Jesus na lumakad ka sa tubig, pwede. Bakit? Susuportahan ng Diyos yung salita niya. Okay? Kaya po, itong loving acceptance, napakahalaga nito na tanggapin mo sa buhay mo ang Panginoon Diyos. Hanggat hindi mo natatanggap sa buhay mo na mahalin ang Diyos, di ba, yan ang unang dakilang kautusan. Ibigin mo ang iyong Panginoon Diyos ng iyong buong puso, lakas, kaluluwa, at isipan. So you need to understand to love the Lord and accept Him in your life. You cannot operate your life without God. You do not want to keep going on in life without God, without the Lord Jesus. Do not be foolish enough to live your life without even praying, without even reading the Word of God, without even giving time to worship Him. That is foolishness. Opo. Pero, be wise. Be wise and surrender your lives to the Lord Jesus Christ. Isuko natin ang ating buhay sa Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, and He will prove Himself sapagkat susuportahan niya yung Kanyang. He has all the power in heaven and in earth. Diba sabi ng Jesus Christ, all power is given unto me in heaven and in earth. Sa langit, walang kukontra sa Kanya kung gugustuhin niya. Sa lupa, kung gustuhin ng Panginoon Diyos, sa daigdig na ito, kung utusan niya ang kalikasan, walang magagawa ang kalikasan. Ano po? Makapangyarihan ng Panginoon Diyos. Kaya po, loving acceptance, we need to accept in our lives that we are desperate in our need for God. Desperado tayo sa pangailangan natin sa Diyos. When we say we are desperate, we really love it, and that we are willing to give ourselves for it. Ano po? So we need to love the Lord God. Loving admonition. Ito naman po yung para sa ating pamilya. So in loving acceptance, that is towards God. Loving admonition, para hindi lumabas yung ating mga anak. No, pag wala kasing dinding, lalabas sila, di ba? Pag may dinding, mananatili sila sa loob. Okay? Pag tayo mga magulang, hindi tayo banayad sa ating pagpapayo sa mga anak natin. Lalabas po sila. Lalabas sila. No, so para mapanatili sila sa loob ng tahanan,
gamitin natin ito, loving admonition, dinuro na sa atin yan ng Panginoon kanina sa Book of Ephesians. Time in nurture. Kailangan araw-araw, kinakailangan tuloy-tuloy na pinapaliguan natin, binubusog natin ang ating mga anak ng payo na makakatulong sa kanila, na mapapakinabangan nila. At kasabay nito, nilalapatan natin ng pagmamahal yung ginagawa natin sa kanila. No? Para bang ganito, instead na sinasabi na natin, sinasabi ng iba, anak, halika nga dito, payapat naman, mahal na mahal kita. No? Ang biblical time and nurture ay ganito. Alam mo anak, ako nagpapasalamat sa Diyos dahil nakakilala ako sa Panginoon. Tinuruan ako ng Diyos na mahalin ka. Kaya kita mahal na mahal kasi naiintindihan ko yung tinuro ng Diyos sa akin. Kasi na nawawala, nabubura sa eksena ang Panginoon Diyos kapag ka, ang ipinapakita natin sa ating mga anak ay yung pag-ibig natin. Now, we ought to remember that the biblical authority is God. Ang Diyos ang pinaka-bubungan. Ibig sabihin, ang pinaka-mataas. Ano po, kaya sa bahay natin, hindi natin sinasabi, o mga anak, pagdating ng alas 6, nasa loob na kayo ng bahay. Kung hindi, nagod kayo kay tatay, kay daddy o kay papa. No? Sa isang tatay na may takot sa Panginoon Diyos, ganito ginagawa niya. Mga anak, tayo ay matakot sa Diyos. Magpasakot tayo sa Panginoon, magkaroon tayo ng disiplina sa oras, dapat alas 6 gusto natin na dito na tayo para makita ng Panginoon na tayo ay maayos na pamilya. Ganoon, ano? Ang highest authority para maramdaman ng tahanan yung presensya ng Panginoon Diyos palagi kasi lagi siya nababanggit. Ano po? At hindi laging puro tayo lang. Okay? Kaya po kami mag-asawa, pero na lagi namin ginagawa. Say regret, the Lord Jesus loves you. Ganoon, eh. Although sinasabi rin namin na mahal namin siya, pero una namin sinasabi ay ang Panginoon Diyos ang dahilan. Meron man siyang nai-enjoy ng mga benefits sa kanyang buhay ngayon, it is because of the Lord's grace. It is because of the Lord's goodness. Okay? We do not want to cancel out the Lord in every conversation inside our homes. Hindi natin gusto i-cancel out ang Panginoon Diyos. Gusto natin as if He is actually living with us sa ating pong mga abode, sa ating pong mga tahanan. So this is the summary of what the Lord has taught us earlier sa ating pong part 1. Ito po ang practical blueprint. At sa dulo po niyan ay mayroon pong mga sample ng pledges. Pledges. Pakita nga po natin please, Brother Michael. Meron tatlong klase ng pledges. Okay? Ano po yung pledge sa Tagalog? Ito po yung pangako. No, ikaw ay nangangako. Parang sa eskwelahan, di ba? Meron tayong panatang, makabayan, ibig ko ang Pilipinas. Di ba? Meron tayong panatang. Nangangako tayo na magiging tapat tayo. Kung ikaw ay anak na sinsero sa mga itinuro ng Panginoon sa iyo ngayong gabi, ikaw ay anak na gusto magpasakop sa Diyos, kung ikaw ay isang anak na gusto mong maging ihanda yung sarili mo ngayon pa lang, na balak araw maging isang makadiyos na tatay at makadiyos na nanay, I recommend that you sign this pledge. No? Magkaroon ka ng integrity na lagdaan yung iyong pangako sa iyong magulang. Sabihin mo, umattend po ako ng seminar, mama, papa, daddy, mommy, tatay, nanay,
Umatid po ako ng seminar ng Family Day at ako po ay na-bless. At sabi ng pastor, kung ako raw po ay sincero na anak na gusto magpasakop sa Diyos, ay dagdaan ko raw po itong pangako. Pangako ko bilang isang anak na magiging mabuti akong anak sa inyo. Kaya gagawin mo, magpiprint out tayo, pipirmahan mo yon, yung pangako mo sa magulang mo. Pagkatapos ilalagay mo siya sa isang magandang frame. Sa isang frame na kitang-kita sa loob ng bahay. Okay? Hindi siya nakatago sa bag. Hindi na siya nakatago sa isang cabinet. Lagan naka-display. Ako si Gorgonio Busilak. Si Gorgonio Bulak-Bulakin. Anak ni Gorgonia at saka ni Gorgonio Bulaklakin ay nangangako na magiging isang anak na may takot sa Diyos, pasunurin sa magulang, hindi sumusuway, hindi nagre-reklamo, walang wait lang. Halimbawa, ganun, ano? O, mangangako ka ngayon. Gagawin mo yan para sa Diyos. Okay? Yan naman eh kung talagang totoo ka. Pero kung hindi naman totoo sa iyo lahat ng ito, eh hindi mo magagawin yun. Pero masaya ang Panginoon kapag ito'y totoo sa iyo at magpapasakop ko sa Panginoon, magpapasalamat ka sa Dio Lord. Nagpapasalamat ako dahil naka-attend po ako ng Family Day na yun, na-bless po ako at nakita ko yung sarili ko sa harapan ninyo. Meron nga akong pagkukulang pero salamat dahil itinutuwid po ninyo ang aking mga pagkakamali. Meron din pong pledge para sa mga nanay o sa mga gustong maging sa future mga makadiyos na nanay. At meron din pong mga makadiyos na tatay. May pledge din po. Okay? Kanina binasa ko yung pledge para sa nanay. Babasahin ko naman yung pledge kung sundin yung kalooban ng Diyos. Maging makadiyos na ama na hinahangaan ng kanyang asawa na kanyang mga anak, isang authoritative na tatay. Okay? Magkakaroon ka ng kusang loob na pag-sign, pirma bilang tanda ng iyong sinserong hangarin na maging makadiyos na ama sa iyong pamilya. Ito, babasahin natin. I do solemnly resolve before God and to take full responsibility for myself, my wife, and my children. I will love them, protect them, serve them, and teach them the Word of God as the spiritual leader of my home. I will be faithful to my wife, to love and honor her, and be willing to lay down my life for her as Jesus Christ did for me. I will bless my children and teach them to love God with all of their hearts, all of their minds, and all of their strength. I will train them to honor authority and live responsibly. I will confront evil, pursue justice, and love mercy. I will pray for others and treat them with kindness, respect, compassion. I will work diligently to provide for the needs of my family. I will forgive those who have wronged me and reconcile with those I have wronged. I will learn from my mistakes, repent of my sins, and walk with integrity as a man answerable to God. I will seek to honor God, be faithful to His church, obey His word, and do His will. I will courageously work with the strength God provides to fulfill this resolution for the rest of my life
and Gorgonyo Bulaklakin. Okay. So, ganoon po, ano? Kung talagang sincero tayo ng mga tatay, ay yan po ay available by request, no? Sa Sunday po, ay ibibigay namin sa inyo yung printout copy kung kayo po ay voluntary at willing na magsabit niyan sa inyong tahanan at ipakita sa lahat ng inyong bisita na ako ay isang lalaki na may takot sa Diyos, responsable tatay. Ako ang pastor ng aking pamilya at lahat ng ating mga ililagay diyan. Okay. Let's move on. Now, we are moving to the second part of our seminar. At binabati po natin yung nakasubaybay sa atin ngayong hapon ito. Okay, joining us tonight is Brother Arnel Madrasha. Bro, good evening. Thank you for joining us tonight. At paminsan-minsan nasisilip kita. And I am so blessed that the Lord is doing a great work in your life. And Sister Grace Rodriguez, Brother Ruben Bronzal, my friend, thank you for joining us tonight. At pasyalan mo naman ako paminsan-minsan. Hindi ako papasyal sa inyo pag nagkaroon pagkakataon. Kuya James Baliktar, anak, amiss na kita. Magpakita ka minsan. Sister Rebecca Quitoy, and Brother Chris, and everyone, Ate JD na maganda, Tatay Rogelio, Mami Lilia, Brother Felix, thank you for joining. Sister Susan Rosal, J.R. Aligoro, Sister Pai, again, I hope that you're doing well ngayong as of this moment. We pray for you, at I hope that the Lord will bless you at this moment. Sister Adele Habonan. Sister Adele Habonan, thank you for joining us tonight. Brother Jovan Bagay and Pastor Gomi Garcia, na pogi-pogi na, pogi-pogi pa. Thank you po, Pastor Gomi. I'm humbled that you are joining us tonight sa aming pong Humble Family Day, a yearly seminar. No, taon-taon po ito, every November ay mayroon po tayo ganitong gawain. Okay, so para po sa second part, ating oras ay 4:07 minuto makalipas ay 8 ng gabi. At tulungan tayo ng Panginoon, pagtsagaan natin ito hanggang 9:30. 9:30 po, dahil gusto natin itong sulit. Alright, amen po ba? Yes! Alright, amen! Okay. Teaching Eternal Truths for Today's Challenges. Ito pong bahagi na ito ay para sa mga tatay talaga. So, men, listen carefully. Kahit mga young people, men, listen carefully para sa atin ito, ng mga lalaki. Okay. Where spiritual learning begins. Next. Next po. By the way, ang author po nito ay si Pastor Paul Chappell. He is the pastor of Lancaster Baptist Church. And if I am right, he is the president of West Coast Baptist College. Napakalaking church po niya, napakalaking kanilang ministry. At matagal na po siya sa gawain. And I believe that he has the moral ascendancy to talk about this. Sapagkat malaki na rin po kanyang family at lahat po sila ay very inspiring na sundan. Ano po, lahat po ng kanyang anak at ng kanyang mga apo ay nasa Panginoon, naglilingkod sa Panginoon at wala pong napahiwalay. At ito ang gusto natin mangyari sa ating mga tahanan. Kaya po, yan ang panalangin natin sa Panginoon. God give us Christian homes. Okay, so first of all, spiritual learning in our home should begin in us. Mga tatay, calling the attention of mga lalaki, mga young people, sa atin po yan nakaatas. Sa atin po yan. Huwag po natin ipapasa sa mga nanay. Tatay,
sa pagkain po, sa hapagkainan, huwag po ninyo ipapasa sa mga anak ninyo lagi pag prayer time na. No, huwag yung baby ang lagi yung pag-pray na taas, I kill, amen. Yung pong anak ko, gano'ng mag-pray eh. Ask, I kill, amen. Opo, huwag gano'n. Tatay, tayo ang mananalangin sa hapagkainan. Amen? Young people, young men, pag kayo'y binilihaan ng Panginoon ng isang pamilya, kayo ang mangunguna sa panalangin. Huwag din niya ipapasa kay nanay, ay si nanay na lang. Siya, si mama na lang. No, huwag po, tayo. Tayo po ang kukuha, nasa atin po atas na yon, yung responsibilidad na yon. No, tayo po ang gagawa nun. Alright? Ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them. Okay, fathers, you are the one who should bring your family to bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Ikaw ang tinuturuan ng Panginoon at yung tinuro ng Panginoon sa iyo, ikaw naman ang maging extension para sa kanila. Okay? That is why it is necessary for us to have quality time with God. Men, men, listen. It is vital. It is, wag niyong pakakawalan ito. Pag pinabayaan ninyo, men, ang inyong relasyon sa Panginoon, wala kayo ipapasa sa inyong pamilya. Wala kayo ibibigay sa kanila. Kailangan matuto tayo sa Panginoon. Let us bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Hindi yung sarili nating style yung ipapamana natin sa kanila. Hindi po gagana yun. Sasabihin ko sa inyo, tandaan ninyo ito, huwag mo nang subukan, hindi gagana yung style mo. Mapapatunayan mo, bibigwain ka ng sarili mong style. Ha? Huwag yung gagamitin mo, kamay na baka, ang style dyan, paghagupitin mo, hindi matakot yan. Alam mo, kahit na paghahagupitin mo yan, yung puso niya, pag hindi tinulungan ng Panginoon, wala talagang mangyayari dyan. Kaya kinakailangan hinihingi sa Panginoon Diyos yan, at nahihingi naman po yan. Opo, mauubos ang buhay mo, kakasubok mo na mabago yung anak ng pasaway, hindi mangyayari yan hanggat hindi baguhin ng Panginoon Diyos yan. Hanggat hindi yan taniman ang Espiritu ng Panginoon Diyos. Hindi ka Diyos para baguhin mo ang buhay ng anak mo. Diyos ang gagawa niyan at magtiwala ka sa Panginoon. Opo, hindi mo mababago yan kahit sakalin mo. Sapagkat wala kang kapangyarihan para sakalin ang puso ng isang tao. No? Kinakailangan ang mag-o-opera dyan, yung pinakadalubhasa na mag-opera. Yung kaya mag-opera sa paghihiwalay ng Espiritu at ng kaluluwa, yung salita ng Diyos. The Word, which is a living Word, the Word of God is quick, is living, it is powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even unto dividing asunder of soul and spirit, and is a discerner of the thoughts, intents of the heart. Nakalimutan ko yung maro. Kasi sarap ng ulam kanina. Alright. So, tayong mga tatay. Okay, Hebrews 4:12 po yan. Hebrews yung hanapin. Tayong mga tatay ang gagawa nun. Alright? Tayo pong gagawa nun. That is why, nahihirapan yung mga anak intindihin yung katotohanan na merong Diyos sa langit. Bakit? Kasi hindi makita sa lupa. No? The world is in a desperate need of godly fathers in our generation. Wala silang makitang magandang halimbawa. Okay, kaya nahihirapan yung mga bata na intindihin na meron ba talaga Diyos? Pero kung meron isang tatay na maka-Diyos, may takot sa Diyos, at yung katangian ng Diyos umiiral sa kanya at ipinapakita sa kanyang pamilya, malaki ang tsansa na yung batang yan ay maniniwala na mayroon Diyos. Sapagkat naranasan niya sa kanyang buhay yung katangian ng Panginoon Diyos.
sapagkat yun ang kanyang ginagamit sa kanyang pamilya. Ano po? So kahit na ang mga anak natin nakakapunta ng church, nakaka-attend, nakakarinig sa social media, hindi nila maiintindihan kasi hindi nila nararamdaman. Opo. Dahil bata pa nga sila eh. Alam niyo po yung mga bata, kailangan nila ng mahabang panahon para maintindihan yan. Pero yung pagmamahal, mas madaling naiintindihan ng bata. Di ba? Yung bata, yung sanggol, kapag ka po yan, binasog mo ng pagmamahal. Kahit hindi pa yung marunong magsalita, ikaw ang hahanapin. Pag nakita ka niyan, ningiti na yung bata, yung sanggol. Bakit? Ang naaalala niya, ikaw yung nagbubusog sa kanya ng pagmamahal. Naaalala niya, ikaw yung iniinuman niya ng gatas. Naaalala niya, ikaw yung may karga-karga sa kanya. Naaalala niya, ikaw yung nagpapalit ng kanyang diaper. Kaya, yung attachment ng bata, ilalagay niya sa iyo. Diba? Pusa niya, ikakapit sa iyo. Ganun din sa mga magulang. Ano po? Kung yung ating pong pagiging tatay ay sinasangkapan po natin, sinasamahan natin ng pagmamahal, kasama ang aral ng Panginoon Diyos sa atin, ay mas magaan para sa ating mga anak na maintindihan yung katotohanan na mayroong Diyos na hindi nakikita dahil nakikita sa buhay ng kanilang mga tatay. Okay? Next. Teach with passion. Tatay, sa mga tatay po ito, okay, sa mga lalaki, young people, kailangan makita sa atin na obvious na mahal natin ang Panginoon. Hindi yung parang bubulong-bulong tayo na mahal ko ng Panginoon. Hindi yung parang nag-aalinlangan, malahini nga. Ano, kailangan marinig sa atin ng anak natin na tatay ko, mahal na mahal ang Panginoon Diyos. Nakakatuwa yung aking tatay, pagising ko sa umaga, nakikita ko laging buklat ang Biblia. At pag nanalangin ang aking tatay, talagang ramdam na ramdam ko na talagang malapit siya sa Panginoon. No? Dapat hindi tayo average pagdating sa pagmamahal sa Panginoon Diyos. Dapat naririnig tayo lagi ng mga anak natin na ipinagtatanggol natin yung side ng Panginoon Diyos. Dapat naririnig lagi ng mga anak natin na pagpasalamat tayo sa Panginoon, napakabuti ng Diyos sa atin, pakakainin tayo ng Panginoon Diyos. Yung passion. Pag sinabing passion, yung talagang damang-dama mo. No? Kumbaga, ito yung bagay na nagpapa-excite sa iyo. Pag ito yung pinag-usapan, pagdating sa Diyos, kapag ka Diyos ang topic, talagang ginaganahan ka. No? Kasi hindi mo makukumbinsi yung anak mo, yung pamilya mo, kung ikaw ay lakbay ng malayo, ay tinatag po kami ng Panginoon. At yung tatay ko na narinig niya na naging no? Yung anak kaibigan sa kung merong dynamic preacher, siya naman yung dynamic prayer. Si Pastor Panisales. Pastor Panisales. Ano? Nakakatuwa po. Pastor Dan Panisales. Ano? Nakakatuwa po siya manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkain ito. No? Kahit nakain na, talaga din siya manalangin. Yun ang ibig sabihin ng passion. Na talagang halatang-halata sa mga tatay na mahal nila ang Panginoon Diyos. No? Young people, dapat ngayon palang kinakasanayan mo na yan. Para nang sa ganon, kapag nagkaroon, binahiya ka ng Panginoon na anak, makikita ng anak mo, wow, yung tatay ko, talagang mahal na mahal niya ang Panginoon, hindi siya nahihiya pagdating sa Panginoon Diyos. Ano ko? Pero kapag ka alanganin tayo, tungkol sa Panginoon Diyos, ganun din ang makikita ng anak na hanggang dun lang ang binigay nila. Opo. Pero kapag ka meron kang mga magulang, lolo, na nagsusuko ng buhay sa Panginoon, mas madali sa mga apo, sa mga anak na tumugon sa panawagan ng Panginoon eh.
Kaya kami ay sobrang blessed na ang nauna sa amin, ang lolo ko, si Pastor Gumersindo Aracan, ay nagsuko ng kanyang buhay sa Panginoon, nag-70. Kaya nung 6 years after, nung siya po ay na-promote sa langit, umuwi sa Panginoon, yung tatay ko naman ang umalis sa kanya. At yung ang tatay ko naman ay umuwi sa Panginoon, promote sa langit. Pagdating ko sa likod ko, ako na pala kasunod. Opo, pero nung mga panahon na yon, sa tulong ng Panginoon Diyos, dahil may mga nauna sa akin na nagsuko ng kanilang buhay, nakita ko yung kanilang passion sa gawain. Aba, nakita ko yung sarili ko na naandun doon din sa paglilingkod sa Panginoon. At ngayon, yung kapatid ko, si Pastor Edrey, nagpapastor na din. Opo. Now, hindi ko naman sinasabi na magpapastor kayo lahat. But what I am telling you is that the Lord will do something in your family to preserve it kung merong passion. Yung bang halata-halata sa atin na mahal natin ng Panginoon. Yung bang kapag kumanta tayo, katulad ng mga kanina sa video kay, may mga kumakas sa video kay kanina. Diba? Yung kumanta ng Lady Lord, diba? Kahit talaga, Only kahit na gano'n na yung tono, no? Kumbaga yung parabang, alam mo yung aeroplano ang giniginaw? Alanganing uminit yung makina, alanganing malahiniya. Yung bang parang, yung parang nag-aaring naman ang aeroplano, parang gano'n yung tono eh. Pero yung mukha, nakikita mo yung mukha talaga, talagang na may passion. May passion. Kaya nakalimutan mo na yung pagkasintunad, nadala ka na sa emosyon. Di ba? So, mga tatay, young people, ngayon pa lang, ipag-pray ninyo na meron kayo, magbigyan kayo ng Panginoon ng passion para sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Mga awit na patungkol sa Panginoon Diyos. Mga pangaral na patungkol sa Panginoon Diyos. And if mga kapatiran na kapananampalataya natin sa Panginoon Diyos, hindi yung mas nag-i-enjoy ka pa doon sa mga kasama mo na puro kabastusan ang topic, puro chismis ang topic, puro na lang politika ang topic. Diba? Gusto mo yung pinag-uusapan yung mga ganong bagay. Gusto mo, ganito ka, ang presidente mo si ganito. Gusto mo, didibatihin mo yung presidente ng ibang presidente. Doon ka sa mga bagay na patungkol sa Panginoon. Oh, in that way, you can show passion on your, with your family. Opo. So, passion, napakahalaga po nito. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. Okay, so, tandaan natin yan. Amen. Teach with passion. Alright? Do as I do. Ito, kanina, di ba, tinuro ng Panginoon sa atin yung apat na klase ng parenting. Ano yung isa? Number one, neglectful. Number two, permissive. Number three, authoritarian. At number four, authoritative. Ano yung number one, neglectful? Pinababayaan lang. Sige, bata yan eh. Pabayaan mo siya. Permissive, yun namang pinapayagan siya para lang walang ingay. No, sige pa, yaman na para walang issue. Tapos yung authoritarian naman, yung pinasusunod dahil sa takot. Okay? At yung panghuli, yung authoritative. Yung sumusunod ayo, sama mo sa bukid, pakita mo kung paano mag-asarol, magpala, nakita mo kung mapagpakahirap sa bukid. No, sa umpisa, maaari hindi mo muna makita sa anak mo, pero pinagmamasdang kanya. At sasabi niya, napakasipag ng tatay ko. Gagayahin mo tatay ko, magsisipag din ako sa pagbubukid. Opo, ganoon.
Ipakita mo sa kanya kung paano mo inaalagaan yung asawa mo. Para kung halimbawa mo mangyari na ikaw ang mauna, eh, yung anak mo aalagaan yung iyong asawa, yung misis mo. Sapagkat yun yung nakita nilang pag-aalaga mo sa asawa mo. Opo. So, we should be intentional, anak. Mamahalin natin ang mami mo, ha? Anak, tignan mo yung ginagawa ni daddy, ha? Nagbibigay tayo sa church. Okay? Ngayon, sasamahan mo ko, pupunta tayo doon sa unahan, maglalagay tayo doon ng offering sa offering basket. Okay? Do as I do. Yung gusto mong mangyari sa kanya, ipapakita mo ito maghahalimbawa sa kanya. Aakayin mo siya. Alright? Alright? So, next. Nakiputan na nagagawa ng kasipagan. Ano po? Kaya sa atin ng mga men, mga tatay, sipagan po natin na aralan ang ating pamilya, ang ating mga anak. Lagi nating bagiging bukang bibig sa loob ng bahay. Mga anak, mabuti ang Panginoon Diyos sa atin. Pakakainin tayo uli ng Panginoon. Binigyan tayo ng regalo ng Diyos. Merong blessing, may dumating na kukabay talaga ni Brother. Yan, kaya be unto thy mabuti. Huwag kapalot, ha? Baka ihiro lang. Talaga po ganun, ano? Huwag nang himagod. Hanggat kasama natin sila, ginagawa natin yan para huwag kang maghihimagod dahil sa Panginoon mo yung ginagawa, hindi lang sa iyong nanay at sa iyong tatay. Okay? Lastly, Ephesians 5:23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Okay, ang ibig sabihin po niya, yan yung extent. Hanggang diyan yung pagmamahal. Hindi lang lip service. Hindi lang hanggat may pera. No? Hanggang diyan kung paano ibinigay ng Panginoong Jesus yung kanyang sarili para sa church, tayo din, ganun natin ibibigay mga tatay, young men, ang ating mga sarili sa ating pamilya. Para mapalaki sila, maitaguyod sila sa Panginoon. Alam niyo, napakaganda nung sinabi ni Pastor Danny Agpuhon ng kanyang ikasal kami. No, ang sabi niya sa akin, ikaw, lalaki, ang trabaho mo ay magtapat sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. At sabi niya sa aking asawa, ikaw naman. Ikaw naman. Kinakailangan, susuportahan mo ang iyong asawa sa paglilingkod sa Panginoon. Tatapat kayong dalawa sa Panginoon. And I appreciate that. Hanggang ngayon, daladala ko po yung payo na yun ng Pastor Danny at Poon. Alright, so, yun po, ano? Tayong mga tatay, yan ang unang-una po nating tandaan po ninyo, kagaya ng sinabi ko kanina, ano po, nung tayo ay mula sa alabok, tayo po ay kinuha ng Diyos. At hiningahan. Hindi po sinabi ng Diyos na ikaw ay magiging isang buhay na kaluluwa at magsisikap ka para magkaroon ka ng titulo at diploma. Hindi po yun ang sinabi ng Panginoon Diyos. Kung hindi, tayo ay nilalang ng Panginoon Diyos para yung katangian niya ay dumami. Diba? We are made in the image of
God. Yun ang unang diwa kung bakit tayo umiiral. Opo. Kaya po, huwag nating ubusin ang ating panahon, lakas, kayamanan para sa mga bagay na ito. Sapagkat sa umpisa nung tayo nalangin ng Panginoon, hindi tayo nilalang para magkakotse, para magkabahay. Darating yan. Darating yan kung loloobin ng Panginoon, kung mapagkakatiwalaan ka ng Diyos sa maliit. Kung mapagkakatiwalaan ka ng Diyos sa maliit, darating yan. Yan pagpapala. Pero huwag na uubusin mo ang lahat ng panahon mo, kapangyarihan mo, lakas mo, kakayahan mo, para hanapin yung mga bagay na yan. Sapagkat hindi yan ang pangwalang hanggan. Opo, hindi tayo nilalang para dyan. We are chasing a dead prize, an empty prize at the end of the rainbow. No, walang ginto doon sa dulo ng baghari. No, ibig sabihin, we are aiming at in nonsense. Ano po, walang direksyon itong patutunguhan ng buhay na ito kung mauubos lahat ng buhay natin sa mga bagay na pansamantala. Okay, so amen. Ito ay para sa atin. The extent of our love for family is to give ourselves even at the to the point of death. Okay, so next please. Oh, here are four ways to make family devotions work. Set a time, start simple, grow with your children, emphasize the application. Okay, so first of all, you should be intentional sa family devotion. By the way, you should be excited about this family devotion. Bakit? Whenever you do family devotions, the Lord is in the midst of you. You are inviting, and by the way, Him to come in your home. Hindi siya tumatanggi. Alam nyo, diba? Mag-anyaya ka ng politiko, artista, abalayan sa maraming bagay. Alright? Pero ang Panginoon, na higit na mas mahalaga sa artista, sa politiko, sa mga negosyante, kahit anong oras mo siyang anyayahan sa pamilya mo, hindi kanya natanggihan. For where two are or three are gathered together in the name of the Lord Jesus Christ, there He is in the midst of you. So every devotion is a special time with the Lord. Amen? Amen. And of course, there are so many surprises when the Lord is in your presence. Hindi ba? Napakadami. You remember how the Lord feed 3,000, 5,000, 4,000? Ano po, madami pwede gawin ng Panginoong Jesus kapag kakasama natin siya. So, sipagan natin mga men. Hey, families, men of God, sipagan natin ang family devotion. And let us pray about this. Alright, next. Okay, it says here in Joshua 24:15, if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Alright? Deuteronomy 6:7, seize the moment. Samantalahin yung pagkakataon habang naandiyan pa sila. Opo, habang
may natitira pa rin lubid na nakakapit sa atin at saka sa ating mga anak. Alam po ninyo, maraming mga pamilya na sa loob yung kanilang mga anak, kasama nila. Kasama nila sa loob ng bahay, pero hindi sila connected. Kumakain sila, pero they spend time having conversation with other people than those people who were actually present in the dining area. Opo, mas interesado pa sila dun sa ibang tao kaya sa atin. Alam po ninyo, hindi naman dapat mangyayari ito kung sinasamantala natin yung bawat pagkakataon. Ginagamit natin yung bawat pagkakataon mula pa sa simula hanggang tayo ay dahan-dahan na lumalaki bilang isang pamilya. At talagang merong plano para sa atin bilang isang pamilya. Ano po? Kaya po kapag ka ang tatay at saka nanay magkasama, naku, napakagandang ano po niyan, pananampalataya, na sila ay talagang hindi man sila yumaman, pero sila ay sa pananampalataya, by faith, sila po ay magsasama at palalakihin ang kanilang pamilya sa na may takot sa Panginoon Diyos. At ang Panginoon ay may special na paraan para punan ang kanilang pangailangan at sila po ay pagpalain. Opo, may special na paraan ng Panginoon Diyos. Lakihan lang natin yung pananampalataya natin. And the Lord, let the Lord prove Himself. Opo. So next, creativity counts. Ano po, yun pong challenge na isang pagiging magulang, pagiging tatay, is to always find ways how you can relate all activity to put your family's faith to the Lord. No, Proverbs 3 verse 1 to 4. My son, forget not my law, but let thine heart keep peace, shall they add to thee. Okay? So, as I've said earlier, you should be intentional. You should be creative kung paano ikakabit ito sa pananampalataya. No? Kung halimbawa, naghuhugas kayo ng pinggan, no? Gamitin mo yun. Alam mo, anak, halika rito. Nakikita mo ba itong pinggan na ito? Diba, tapos na tayo kumain, busog na tayo. O maganda, hinuhugasan natin yung pinggan. Bakit? Para handa uling takalan ng Panginoon. O diba, naghuhugas ka lang ng pinggan, pero naikonect mo pa rin yung salita na Diyos. Nagamit mo pa rin. Kasi pag ito, anak, pagka ito hindi na natin hugasan, paano tatakalan ng Diyos yan? Diba? Eh kasi may nakasabit pa ng mga panis na pagkain. So, hindi pa handa na takalan ng Panginoon. Kaya, anak, tandaan mo ha, payo ni Daddy. Pagkatapos kumain, uhugasan agad para pwede uling takalan ang pagpapala ng Panginoon. Okay? So, you should be creative. Na lahat ng senaryo ma-connect mo. Diba? Bawa, nakarinig ka ng balita. O, ang COVID po natin at ganito-ganito. At kung hindi ka babakunahan, ay mamamatay ka. O anak, yun ang sabi sa balita. Pero ito sabi ng Diyos. O, di ba? Yun sabihin mo. May matatakot yung anak mo sa balita. Daddy, nakakatakot naman yung balita. Bakit naman ganun? Di ba? Anak, yun ang sabi ng balita. Pero ang sabi ng Panginoon Diyos ay ganito. I am the way, the truth, and the life. No? Diyos ang nadidesisyon sa buhay ng tao.
Hanggang gusto ng Diyos na buhay ka, buhay ka. Diba? So, you should be creative. You should be intentional na may kapit mo yung anak ka na nagagamit ng ganyan. Yun. Dahil wala ibang gagawa na sa kanila kung hindi mo gagawin. Maawa ka. Para yung ano eh, may nagmamaneho. Doon sa unahan may bangin. Alam mo na may bangin. Tapos alam mo na doon siya pupunta. Di ba? Anong klase? Tapos hindi mo sasabihin na huwag na siyang tumuloy. Okay? So, we should be creative. No? At katawagin natin ang ating anak. Daddy ha, ang dami sinasabi ni tatay, ni papa ha. Lagi kang mag lilingkod sa Panginoon, mamahalin mo ang Panginoon Diyos. You should be intentional about that. Okay? Next. Number 8, treasure deposits in the heart. Okay? The heart. Okay? Psalm 119, verse 11. The word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Po, mahalaga na nag-memorize tayo ng scripture para meron tayo papamana sa ating mga anak. No? Kapag ka po wala tayong alam na mga scripture, kung kanino salita, di ba? May papamana natin sa kanila ng mga salita, eh yung mga salita ngayon. May mga salita ngayon. Kagaya ng Sanaon. No? Marites. Kayo ang Maricon. Bakit Maricon? Sabi, Pastor, paano mo nalaman yan? Eh, syempre kailangan. Eh, dapat, o marami pa daw, ano, marami pa rin kasunod, puro marim. Thy word have I hid in my heart. Pag meron kang nakabangko, diba kaya ng Panginoong Jesus nung tuksohin ni Satanas eh. Diba? Nasusulat. Ang Panginoong Jesus, meron siya laging masasabi. Okay? Kaya protektado siya. Alright? Hindi tayo malilinlang ng kaaway kung alam natin ang salita ng Diyos at siya ay nasa puso. Ito ay nasa puso natin. That I might not sin against thee. Okay. Alam po ninyo, itong salita ng Diyos, remember that the Word of God, they are spirit and they are life. Spirito, hindi ito nakikita, pero buhay ito. Buhay. Now, listen closely, young men. Okay, listen closely. Ang oxygen, buhay. Di mo nakikita, pero buhay yan. Okay? Pag hindi ka 100% sa oxygen, yung senses mo, hindi rin 100%. Malabo paningin mo pagka hindi 100% yung oxygen mo. Yung pang-amoy mo, hindi mo sigurado kung ano yung naamoy mo. Yung pandinig, yung senses mo hindi 100%. Yung lakad mo, umi-ekis ka na. Dahil nahihina ka na, kulang ka na sa oxygen. Hanggang sa himatay ka ng tuluyan. Okay. Yung salita ng Diyos, ganun din. Pag hindi ka kumakain at umiinom ng salita ng Diyos, nanlalago na yung paningin mo kung ito bang ginagawa mo ay matuwid pa o hindi na. Hindi mo na maramdaman kung ito ba'y kalooban ng Diyos o kalooban ng Satanas. Hindi mo na malasahan yung salita ng Diyos. Wala ka ng panlasa sa salita ng Diyos. Bakit? Hindi na 100% yung iyong senses.
Bakit? Because you lack the word of God in your life. Remember, Jesus said, these words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Kaya kapag tayo kumakain ng salita ng Diyos, mas bumilinaw yung paningin natin. Malayo pa lang, you can abstain from the appearance of evil. Pero pagka hindi ka kumakain ng salita ng Diyos, tutuklawin ka na ng kasalanan at hinahaplos-haplos mo pa siya. Ano ba ito? Ano na ito? Ahas na pala na tutuklawin ka at ang tingin mo bulaklak. Tutuklawin ka na hanggang yung ahas. Oh. Ay, pagandang ano ba ito? San Francisco ba ito? Diba? Kaya na. Nako, delikado. May manghihingi ng halaman bukas. Alright. So, treasure deposits in the heart of our kids and our family. Opo. Tayo ang magtatanim niyan, mga tatay. Ano po? Alam niyo, ako ay nagtatanim doon sa maliit na pwesto na ibinigay ng Panginoon sa akin. At ako talaga ay nangangarap at tsatsaga ko siyang binigay kahit na napakadayo ng mga pagitan niya. Nasa isip ko, sa Evergrande, sawa ka sa tansones, sa langka, sa rambutan, mangga, sa suha. Napakadami niyang kakainin. No? Inspired na inspired ako na kahit maliit pa lang talaga inaalaga. Depositing for his future. Ano? Para sa kanya kinabukasan. Ganon din po sa puso ng mga anak natin, taniman natin ang taniman ng salita ng Diyos. Bugi yung salita mo. Wala namang kapangyari yung salita mo eh. Subukan mo sabihin, let there be light. And there is no light. Oho. Pero kagka ang Panginoon ang nagsalita, no? Pag sinabi niya, let there be light, and there was light. Opo. Kaya pagka ang Panginoon na nagsalita, yan po ay salita ng isang Diyos na buhay. Hindi po na natining patay ang Panginoong Jesus. Kaya lahat ng tangapo ng Panginoon Diyos sa kanyang salita, mapanghahawakan mo dahil salita yan ng isang Diyos na buhay. Alright? Okay. Sige po. Okay, salamat sa Diyos. Pasensya na po. Next 10 po kami ng hanggang 10. Number next, make it conspicuous. Make it obvious. Ano po, tayo mga tatay, yung Bible natin, huwag yung ganyan kalaking Bible, kasya sa pocket. Alam niyo yung pocket in small pocket. Kasya sa pocket. Alam niyo yung pocket in small pocket. Huwag naman ganun. Tapos yung mga tatay, kahit tracks na lang, hiyang-hiya pa tayo. Huwag ganun. You should make it obvious. You should make it conspicuous. No? Sa atin, sa pagdala natin, sa sarili natin. Dapat halatang halata sa atin na may takot tayo sa Diyos. Opo. At kapag ka tayo ay binibiro sa daan, o pare, sa mundala, lagpas niya sa langit dyan. Hindi. Nasusulat. No? Hindi, Brad, kapitbahay, hindi ako lalagpas sa langit. Masama yun. No, si Satanas, ginustong lumagpas sa langit, eh, masama yun. Pero gusto kitang makasama sa langit. No, yung anak mo, pag nakita kang ganun, wow, ibang klase yung tatay ko. Diba? Diba, bago pa lang pumasok sa pintuan, eh, nakalagay na talaga doon yung talata. No?
Joshua 24:15 asks, for me and my house will serve the Lord. Alright, so think of this.